Punta muna kami ng bundok kung saan maglilinis kami ng mga tanim doon sa aming biyanan. Tutulong kami linis ng damo. Kasi guys, madamo na yung mga tanim namin na okra. Kaya kailangan ng linisin. So, pupunta kami doon para tumulong. Yan. So, travel muna tayo. Yan. Kasama na naman ang buong pamilya. Yan. Kasi walang magbabantay sa bahay. Kaya ayan, pati si mama kasama. Yan. Mamundok na naman kami. Pero malapit lang, guys. Wala pang 30 minutes. Makakarating ka na. So, tayo mamaya. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin doon. And, kita kids! So, nandito na kami guys. Kakababa lang namin ng tricycle. Ayan, so, maglalakad muna kami ng konti kasi dito lang sa baba yung tricycle. Kaya hindi na makaakyat dito sa banda rito. Medyo sulakad muna kami. Iwan lang muna namin yung daan. At, ayan ako. Pasensya na, malabo talaga yung camera na. So, hindi pa ako nakabili ng bagong cellphone. Ayan, buti pa si nakabili na Ate Lab. Ayan, so, ayan, dito muna tayo sa kalsada, lakad-lakad. Malapit na kami sa bahay. Ayan, makikita niyo dito, puro damo. Puro damo. Ayan, nakikita niyo na yung bahay na, bahay ng baboy. So, lakad-lakad muna tayo. Magalay-lakad na naman tayo, guys. Ayan na yung bahay ni Bianan. Marami din siyang mga halaga dito. May mga manok. May mga baboy din. Ayan, pang emergency. Tapos, dyan pa yung mga kandidato. So, ayan, nakandito na kami. Magluluto na kami ng tanghalian namin. Tapos, mamaya, gulay lang naman yung luluto ko, guys. Eh, hindi ko na pinakita. Gulay, puro gulay. Laoy. Ay, tapos, nagsaing na ng kanin. So, ganyan lang buhay sa probinsya, guys. Simple lang. Nakaabang na yung mga kakain. Mga abangers, mga kiddos. Gutom na daw sila. Eh, wala mang tindahan dito na hindi kagaya doon sa bahay kay pag nagutom ka, katabi mo mga tindahan. Dito sa bundok, kailangan mo muna magsikap bago ka makakain. Kailangan mamitas ng mga gulay para mayroon kang makain. So, ayun. Tapos na akong magluto. Nandito na tayo sa magdadamo na tayo. Ayan. Maglilinis na tayo kung saan nakatanim yung ating okra. Maglilinis muna tayo dito, guys. So, ganyan maglinis sa probinsya ng ng damo. Okay, masakit sa kamay yan, guys. Na yung kamay mo magkakakalyo, ayun. Kubal kasi sa amin yun, magkubal yung kalyo. Kubal. Yung kamay mo. Ayun, basta, yun, magkakalyo. So, ganyan maglinis sa probinsya. Kahit na inisprihan niya ng mayroon pa rin tutubo kasi. Pag inisprehan mo ng pamatay na damo. Diba? Lalo na ngayong tag-ulan. Mabilis tumubo yung mga damo.
Kaya mahirap din maglinis sa probinsya ng tag-ulan kasi katulad niyan, no? Buti ngayon mainit kaya hindi masyadong ano, pero mamaya baka umulan na to tuwing hapon kasi uulan. So, ayan, may mga niyog. Yung anak ko pa, dadala pa niya yung plato. Gusto niya daw kasi mahangin daw kasi. Mamaya, bulatihin na yan. Dito kumakain sa taniman ng okra. So, ayan, mag-arrange na naman ako ng halaman, guys. Nakauwi na nga pala kami. Aayusin ko muna yung aking mga halaman. Kasi yung iba, nabibitak na yung mga paso. Tapos yung iba, i-ano ko siya, yung madami na kasi. Kaya ipaghiwalay-hiwalay ko na naman para marami na ulit. So, tanim-tanim muna tayo, guys. Nakaharang yung alagbati. Wala kasi ako mapatungo ng cellphone. Ay. Wala akong ano yung monopod o tripod ba? Ayan ang anak na nga pala yung aso namin, guys. Ayan, tingnan nyo yung anak niya. Ano siya. May aso kasi kami dito na pangalan ay Papi. Sipag mga anak. Every year, nanganganak siya, oh. Minutulog. Tulog yung aso. Diyan lang sila sa sahig. Makayakap silang magdalawa, oh. Nilalamig siguro. Ang cute. Ang cute ng mga Papi. Tapos yung mga gansa sa baba. Gansa ng kapitbahay. Gansa. Duck pala. Pato, ayan. Yung mga duck ang dami. Diba dami na naman sila? Dati namatay kasi yung iba dyan. Kasi na ano yata. Nalason. Ayan yung aso.